Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang at pagbati po sa ating dearly honorable pastor, Wilde Estrada Almeda, and to their beloved children, at sa di malilimutang turo at aral ng ating honorable beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At isang magandang araw po sa inyo, mga minamahal. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po ang isa po ako sa kabataan na lumaki na po sa banal na gawain ng mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil po nung bata pa lang po ako, nagkaroon po ako ng sakit na bronchopneumonia. Nandiyan po na 3 years old pa lang po ako. Nangingitim po ako sa sakit na yan. And yung beloved tito ko po, that time, nung nangingitim na po ako, nag-overnight po siya para po ipanalangin po yung kagalingan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Nandiyan po na, right after the overnight, dumiretso po siya sa bahay, nandiyan po na ang kagalingan na nagmumula sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hanggang ngayon, hindi na po bumalik ang sakit na yan. Hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa paggabay ng mahal na Panginoon sa aking pag-aaral. Nandiyan po, college po, nagkakaroon po kami ng mga exams. From first semester and second semester po, meron po kaming subject po na about sa law. Nandiyan po yung class namin is sa Saturdays, tapos 8 a.m. in the morning, 8 a.m. pa po. Bilang isang choir member po, we are required po na that time na mag-overnight po, mag-umattend po ng overnight service. Right after the overnight service po, dumidiretso po ako sa school niyan. Midterm exams po namin, lahat po ng kaklase ko puyat dahil sa pagre-review. Pero po ang inyong, pero po ako, puyat po ako noon dahil po galing po ako sa overnight prayer meeting. 7 a.m. nagre-review lahat ng kaklase ko. Ako po, umiidlip po ako saglit para po makatulog ako kahit konti. Nag-start po yung exam ng 8 a.m. Nandiyan po na pinapasa na po yung mga test paper sa likod para po magsagot na. Nandiyan po na before ko po buksan yung test paper ko, nilehans ko po yan sa una't panalangin ng mahal na pastor na mahal na Panginoong Jesus, ikaw na po bahala ang magpasa sa akin sa exam na to. Nandiyan po na mga 15 minutes ang exam po namin is 1 hour. Mga 30 minutes pa lang po, andiyan ang paggabay ng mahal na Panginoon. Natapos ko po agad yung exam. Pinasa ko po agad sa professor ko. Tapos po, umidlip po ako ulit saglit dahil natapos ko na po yung exam. Nandiyan po na bigla niya po akong tinawag and congratulated me na na-perfect ko daw po yung exam na yan. Hallelujah! Hello, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po na kapag inuna natin ang kalooban ng mahal na Panginoong Jesus, siya ang magpapala sa atin. Hallelujah! At nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po sa pag-aaral ko, first year college po ako, pinagpala ako ng mahal na Panginoong Jesus ng 50% scholarship sa university po na pinapasukan ko. Hallelujah! At ang paglilingkod po sa mahal na Panginoong Jesus ay hindi po puro rosas. Nandiyan din po ang pagsubok. First year college po ako, hindi po ako nakapasa sa isa kong subject. Dahilan po yun na pagkawala ng scholarship ko. Sa ganang amin po, wala po kaming panggastos sa pag-aaral ko. Nandiyan po na huminto po ako sa pag-aaral. Ngunit ang plano pala ng mahal na Panginoong Jesus ay muli niya akong tawagin sa kanyang banal na ubasan bilang isang choir member. Nandiyan po na isang taon po ako niyang hindi nag-aaral pero patuloy po ako nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Di man karapat dapat bilang youth choir. Never po ako nag-question sa mahal na Panginoon na bakit hindi pa rin ako ulit nag-aaral ngayon. Nandiyan po na humingi ako sa mahal na Panginoon Jesus na kung kalooban niya pong makapag-aral ako kahit vocational course lang, tunay po na hindi bingi ang mahal na Panginoon Jesus. Tinugon niya po yung panalangin ko na yan. Somewhere po sa ibang bansa may nag-sponsor po sa akin ng hindi lang po basta scholarship. Tuition fee ko po, allowance, uniform, libro, hanggang graduation, sinagot po yan. Hallelujah! Napagpapala ng mahal na Panginoong Jesus. And before the graduation po, nag-a-apply po ako sa maraming kumpanya. Iba't ibang kumpanya pinag-a-applyan ko. Nandiyan po na hindi po ako natatanggap. Pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Jesus na hingin mo sa akin ng trabaho. Nandiyan po na hiningi ko sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon,
kung anong trabaho ang nasa kalooban mo, ayun yung ibibigay mo sa akin. Nandiyan po na after po ng prayer ko na yan, 1 week right after the graduation, binigyan po ko ng trabaho ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nagpupulit, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po, during the pandemic last 2020 po, nandiyan po na marami pong nawawala ng trabaho, pero po, ako po, andiyan po ng kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, patuloy po yung trabaho namin yan. May mga times pa po na almost 2 months po kaming hindi nag-ooperate. Pero po patuloy po kaming sinasahuran, hallelujah. Nandiyan na pagpo-provide ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil din po sa pagsubok. Last 2021, sinubok ako ng mahal na Panginoong Jesus. Dahil po nagtatrabaho ko sa healthcare industry, andiyan po na I work with doctors, I work with nurses. Andiyan po na sabi sa amin, required kaming to be vaccinated. Andiyan po na, lagi ko pong naririnig dito na ang turo ng mahal na pastor na 100% na pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na, lahat po ng mga katrabaho ko vaccinated na, bale, dalawa na lang po kami yung hindi. Tapos, nire-require na kami na magpa-register para sa ilista po sa pagpapabakuna. Nandiyan po na yung isa ko pong katrabaho, pumayag na po. Ako na lang po yung hindi. Naririnig ko pa po yung meetings nila na sino ba yung isa na ayaw pa magpabakuna. Nandiyan po na yung pag-iyak ko sa mahal na Panginoon, hindi po ako makatulog niyan dahil po bilang tao natatakot din ako mawala ng trabaho. Pero nandiyan po na Wednesday po yon, sabi ng beloved mother ko, huwag ka munang pumasok sa trabaho, dumalo ka para maliwanagan ka. Nandiyan po na umabsent po ako Wednesday. Nagpa-counsel po ako sa beloved ministers. Ang tanong po sa akin, anong desire ng puso mo? Nandiyan po na sabi ko, desire ko po na ipaglaban ang pananampalataya ko sa mahal na Panginoong Jesus, na hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon kung susunod ka. Nandiyan po na, nag-decide na din po ako noon, sabi ko, kung hindi ako papayagan, magre-resign ako. Kung hindi na kalooban sa akin itong trabahong ito, iaalis ako ng mahal na Panginoon. Nandiyan po na, pinasa ko po yung letter from church, tapos meron na rin po akong nakaabang po na resignation if ever hindi po ako payagan. Nandiyan po sabi ng HR sa akin, hindi naman sana tayo aabot sa pag-resign mo, hallelujah. Nandiyan po na sabi niya sa akin, sige, ipapasa ko ito. Nandiyan po na one time po, pinuntahan po ako mismo ng doctor na CEO po namin sa workstation ko. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, Christian ka, diba? Sabi niya, yung mga kamag-anak ko na Christian, nagpapabakuna sila. Bawal ba sa church niyo ang bakuna? Sabi ko sa boss ko, andiyan po na, hindi po bawal sa amin ang gamot at bakuna, pero tinuruan po kami na manampalataya sa mahal na Panginoon ng 100% na more than that vaccine, meron kaming mahal na Panginoon na mag-iingat at magpapagaling sa amin. Nandiyan po na, Lord, hallelujah. Nandiyan po na, hindi ko po alam po ano yung mga lumabas sa bibig ko na sinabi ko pa po, ang pamilya namin subok na yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon, kaya ipaglalaban ko po yung pananampalataya ko. Nandiyan po na, sabi niya sa akin, ano bang church nyo? Sabi ko po, member po ako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya sa akin, alam niya daw po yung gawain natin, hallelujah. At andiyan po, nanginitian niya na lang po ako, tapos umalis na po siya. Tapos sabi po ng HR namin, i-re-require ka na lang namin ng RT-PCR test monthly. Tapos sabi po, ikaw na mag-shoulder, no? Nandiyan po na, sinabihan pa siya ng boss namin na hindi, tayo na ang sasagot ng RT-PCR test niya. Hallelujah. Oh, Lord God. Thank you so much, Lord Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na tunay po na pagkatapos ng pagsubok, nandiyan po ang pagpapala. 2020, kung 2021 po, sinubok ako ng mahal na Panginoong Jesus, year 2022 po, first quarter of the year pa lang po, dalawang beses po tinaasan yung sahod ko. Hallelujah. Amen. And hallelujah. Sa second quarter din po ng 2022, dalawang beses din po ako pre-promote ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil po hindi man po karapat-dapat, patuloy niya po kong ginagamit sa kanyang banal na ubusan bilang pong isa single square member. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagpupuri ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah.